Hello, my lovely people. To all my lovely people, hello, hello, everyone. Yan. Welcome to my YouTube channel. Yo, no? Oh. First time ko lang po mag-vlog. Yan. Supposed to be, this is my first time. And then I don't have any idea paano ba mag-vlog. Anyway, sa mga lahat ng YouTuber at sa mga mga vlogger, yan, you can help me how to improve my YouTube channel. Yan. Kasi first time ko, so wala akong idea. I know how to upload lang ako ng upload. Yung ginagawa kong upload is puro dancing kasi parang bang hinahanap ng katawan ko yung dancing. Tapos nilalagay ko lang siya, ina-upload ko lang siya sa YouTube for my memory or ano, parang doon ko lang siya sinesave para kung minsan walang telepono, you can open the TV and then you can choose the YouTube too and then you can watch your dancing, diba? Yun, first time kasi nag-vlog eh, so yung mga vlogger natin dyan, you can help me and you can comment paano bang pwede kong gawin, like for my channel, yung mga settings niya, hindi ko alam eh, wala akong idea, so thank you, I appreciate that kung you can help me as well, being your experience. Yeah. Ang nga pala, pag-usapan natin is my life short story yan. Paano ba naging street boy si Michael? Paano ba ako naging street boys? You know? Paano ba naging street boys? Diba? Ano tayo nasa ano niya? Teka lang. Yan. Sa'yo naman. Yan. Street boys. Yan. Uy, by the way, Kuya Nico. Kay Kuya Nico galing to. Kuya Nico ng Street Boys. Yan. I think nagbiyahe sila ng Ireland. Tapos pasalubong niya sa amin to. Itong plates na to ng Street Boys. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin, Kuya Nick. O, kita mo naman, ha. Mawala man lang ako, hindi mawawala to. Di ba? Street Boys, eh. But anyway, yan. Street Boys. Paano ba ako naging Street Boys? To be honest, meron po ako dating grupo. Nagsasayaw-sayaw na rin po ako. Meron po akong grupo na sinasamahan nun. Kasi yung grupo ko noon, yung kaibigan ko, meron siyang sariling hired DJ, disco DJ, parang ganun. Meron siyang mobile DJ. Minsan, tinutulungan namin siya mag-set up ng mga lights, mga disco lights. Tapos, before ng party, nagpe-perform kami para to encourage the, ano, yung mga bisita na magsayaw sa dance floor or sa stage. Yan, kami yung sumasayaw niyan. Tapos may pinupuntahan po akong disco sa Manuela, which is doon po ako nga pala, doon ako sa Canlaon. Doon po ako naka-base sa Canlaon Village sa Mandaluyong, sa labas. Sa labas, ha? Hindi sa loob. Yan, sa Manuela po, which is ang disco po noon is, pangalan is Hot Rocks. Yan, sa Manuela. Malapit po sa Mega Mall yan. Diyan po ako nagdi-disco noon. Which is, doon po namin narinig na may audition po sa Equinox. Yun. Tapos yung narinig po namin, yung grupo ko po, pumunta po kami ng Makati dun sa Equinox. At nag-inquire po, which is, ang medyo nakakalungkot lang, hindi po kaming grupo nakuha. Ako lang po yung pinababalik. Hindi rin po sila kumukuha ng grupo. Kailangan isang tao lang. Sa isang grupo, isang tao lang. Ako po yung, alam na. Joke. Ako po yung pinakabata. Yun, nung time na yun, ako po yung pinakabata. So, in-encourage po ako ng grupo ko. Sige, punta ka dyan, mag-audition ka. Siyempre, first time ko lang po nakapunta ng Makati, which is hindi ko po alam yung ambience, ang sistema po doon. Siyempre, sabi ni Ermats na don't talk to strangers. So, medyo hindi po ako pamilyar sa lugar na yun. Kaya hindi po ako nagkaroon ng lakas na loob na bumalik mag-isa. Pero nung time na po nun, bago po nung final audition, si Joseph po, Joseph De Leon ng Street Boys din po, is
magka isang lugar lang po kami niyan, magkababata po kami niyan. Which is kasama po din namin niya sa grupo yan dati, sa dati kong sa una kong grupo na nagsasayaw-sayaw din po kami sa mga ano, sa mga party-party. Kaya lang lagi pong wala yan kasi mati ni idol eh. Eh yan, siya po yung nag-ano sa akin, nagba-basketball po ako noon, nung time na yon, at pinuntahan niya ako sa basketball court, at in-encourage niya ako, tara Mike, audition tayo. Siyempre, yung time na yon, yung panahon na yon, eh wala tayong trabaho, wala tayong pamasahe, di ba? Hihingi tayo kay Ermats, sabi naman ni Ermats, saan mong gagamitin yung pera, ang daming ano. So, tumakas lang din po ako noon, which is, si Kuya Jojo po nag-ano sa akin, sumagot ng pamasahe pagmunta Makati. Ayun, punta po kami ni Kuya Jojo. Pagdating namin doon, grabe ang daming tao. Alam mo yung iba-ibang grupo yung nandoon doon, ang dami. Unang-una ko nakita diyan, yan si Spencer. Nakita ko si Spencer doon. Tahimik eh, tahimik. So wala kaming communication, wala kaming ano, wala ano lang tinginan, ngitian, parang ganoon. And then yun na, nag-audition na kami ni Jojo noon. Which is sakto yung sinayaw namin, yung pinag-audition namin, yung sinayaw namin ginagawa dati sa mga party-party. So nag-choreo kami ni Jojo doon, choreo. So yung isis na nagustuhan naman ni Boss Chito at ni Tita Jilin, at lalo na si Kuya Poypoy. Kuya Poypoy, kamusta po? Ayan. Sila yung nagpa-audition sa amin doon. Tapos meron akong ginawang exhibition doon eh. Nag-dolphin dive ako. Pakita ko sa inyo, Andrea. Ayan, audition ako, ginawa ako, nag-dolphin dive ako, parang lang ito. Pero medyo iba na eh, iba na yung dolphin dive ko dati. Pa-slow mo eh. Eh, mabilis. Eh, yung araw na yun, tumama si Junjun. Arawi! Tumama sa pag-dolphin dive ko doon dahan-dahan. Puk! Tumama si Junjun. Pero siyempre, audition yon kailangan diretso pa rin. Binaliwala ko yun. Kaya nagustuhan naman nila yon yung ginawa ko. Kaya nakuha ako sa grupo siguro. Tapos noon, nag-audition kami. Yung nabuo na kami, nag-training na kami for 6 months. Yan, 6 months kami nag-training. Kung natatandaan ko, siguro mga 20, 15, o basta marami kami nag training noon eh. Ngayon ang natira lang po si 6 lang kami natira. Siguro alam niyo na lahat na 6 lang kami natira. Kasi yung iba hindi na bumalik sa training namin, which is nagkaroon sila ng problema like sa financial siguro, pamasahe, and then yung iba sa schools, yung iba sa parents, which is kami din, ganun din kami, nagkakaroon din kami ng problema noon, pero nagagawa namin ng paraan kasi andyan naman si Boss Chito na walang sawang sumusuport sa amin noon. So kahit papaano nalagpasan namin yung hirap ba ng ganun. Minsan nga nagpa-practice kami noon, kandila lang po yung ginagamit namin, walang kuryente yung studio ng pinag-rehearsal namin. Tapos po minsan pag break na po namin after nung sayaw namin, yung practice namin, break kami, share-share lang po kami sa isang hopya. Yan, nakakain namin. Tapos, after nung show namin, after nung practice namin, susunduin na kami ni Boss, doon kami pakainin ng crispy pata. Yan, nawawala yung pagod namin. So, yun. Tapos, after nung mga, mga trainings namin, wala talaga pong marunong mag-tumbling sa amin, kundi si Kuya Jong lang talaga. Sabi ni Boss, kung kaya ng isa, kaya ng lahat. Diba? So, ginawa namin, kahit hindi kami marunong mag-tumbling, kasi yung isang choreographer namin is family gymnast din siya. Tinuruan niya kami ng mga basic. At si Kuya Jong din, nandun din yung support niya kung paano ginagawa. So, which is, it's good naman din na kahit papaano is nagkakaroon kami ng idea paano ba ginagawa ni Kuya Jong to. Ganyan. Kasi ang hirap din talaga na wala kang alam mo yung wala kang training ng maayos. So
yun ang ginagawa namin. So, practice-practice lang kami everyday, hanggang sa, kung natatandaan ko nga, unang practice namin ng tumbling is sa beach lang kami. Sa beach lang kami tinuruan. Doon kami nagtatumbling-tumbling. Kaya, minsan, siyempre, buhangin, kahit tumusok na yung ulo mo ron, okay lang, hindi masakit. Marami ding napipilayan ako. Ilang beses ako din napilayan dyan sa tumbling na yan. Pero, hanggang ngayon, okay pa naman, kahit pa paano. Medyo mabigat nga lang ng katawan, pero nandun pa rin yung, ano, yung technique. Kaya sa mga lahat po ng mga gustong matutong mag-tumbling, eh, kailangan yung step by step lang yan. Huwag yung bibiglayan. Yun, kasi ang street boys, paano ba nakilala ang street boys? Siyempre, dahil po, yung sayaw po namin is hindi lang puro sayaw, nilagyan po namin siya ng exhibition, which is yan yung combined na exhibition na ginagawa namin na may mga combined kami ng mga tumblingan. Doon po kami nakilala or nagustuhan ng mga tao, ng mga nanonood sa amin, na sumusuporta sa amin, which is lucky kami na kahit papano is natutunan namin lahat yung mga bagay-bagay na ganyan. So, bakit nga ba naging trademark namin is Agila? Yan. O Agila, di ba? Award. Thank you. Thank you. Bakit nga pala naging trademark namin Agila? Ito, sa lahat ng sayaw namin, nakikita niyo yan, di ba? Diba? Kasi ang street boys po is flying high. O, diba? Nakikita niyo po, yung mga sayaw po namin, di ba? Liparan, yan. Diyan po namin kinuha yan. The street boys, o, diba? Lumilipad. Kaya yun, yun lang po naging trademark namin. Pinatatuo ko nga yan, o, diba? Street boys forever. Yun, marami po kami naging experience, marami kaming good experience and bad experience. Yung good experience, siguro yung may kukwento ko lang po sa inyo, yung hindi ko po akalain na mangyayari sa amin yun. Yung makasakay ka ng private plane, do, diba? Sarili mo, private plane, no? Tapos, ang mga sumusundo sa'yo ay mga hot car, like a Ferrari, o, diba? Yan yung mga naging good experience namin. Yung mga bad experience naman, like kay Kuya Joey, which is, meron kami mga show nun, nagsasayaw kami. Siyempre, yung sayaw namin is, continuous yan, kahit anong mangyari, mapilayan ka o ano. Si Kuya Joey, nabali yung ngipin niya, no? So, hindi namin alam. After no show pa lang namin nalaman na nabali yung ngipin niya. Kasi, nag-dolphin dive kami, ginawa namin yung worm. Tapos may fog machine. Siguro hindi kami nakita-kita noon. na-cover ng usok yung stage. Tapos hindi ko alam po ako or someone na nakabagsak sa ulo ni Kuya Joey. Tumama yung ulo niya sa floor at nabali yung ngipin niya. Pero after nung show pa yun na, siguro kalagitnaan pa lang yung ginagawa namin yun, bali na yung ngipin niya. Pero yeah, kaya wag na rin si Kuya Joey. Yun, anim lang po kami natira nung sa Street Boys. Tapos nga yan, dumating si Kuya Joey and Chris Cruz. Yan, sila yung nanalo ng contest sa Itpulaga. Kaya naging walo kami ng Street Boys. Yan. So, ano pa ba? Si Michael, ako nga pala, di ba? Michael, bakit? Sino ba si Michael? Ako po yung ano, sinasabi nilang ano eh. Robin Padilla daw ng ano. Robin Padilla doon ng Street Boys, eh, bad boy. Mag-shades lang tayo. Oh, di ba? You know, bad boy. Hindi po ako bad boy. Eh, idol ko lang po si Robin. Yan. Si idol eh. Alam mo naman si idol eh. Lakas ng dating eh. ano pa ba? Experience namin, ano pa ba yung mga experience? Ang dami talaga eh. Alam mo, hindi ko na maisip ko ano pa yung mga ibang experience eh. Saka hanggang ngayon, ang street boys hindi nawawala ng respeto sa isa't isa yan. Hanggang ngayon, andun pa rin yung communication namin. Like, first time namin maglabas yata ng video nun, kung natatandaan ko, is anniversary namin nun.
nag-usap-usap kami, gumawa kami ng video. Yun, natatandaan ko, gumawa kami ng video, kaya lang, paano gagawin? So, sabi ko, nag-usap kami na mag-send sila ng video ng design. Yung design na sayaw na yun is, napag-usapan namin na dapat nga si Kuya Jong ang gagawa, kaya lang si Kuya Jong nun is busy. So sabi ko, sige, try kong gumawa. Ginawa ko lang siya sa phone. Sa phone ko lang siya ginawa. Sabi ko, sige, mag-send kayo ng video. Ito ang sayawin natin, yung design. So napagkaisa namin na maggawa kami ng sayaw. Tapos, pinag-edit-edit ko, pinag-dugtong-dugtong-dugtong, pinag-combine-combine ko, which is napakahirap nga dun sa ginawa ko sa telepono ko. Kasi yung telepono ko, susuko na. Kumbaga, yung storage niya, puno na. So, tatlong araw ko lang yata inano yun. Minsan, hindi na ako nakakatulog. Ine-edit-edit ko. Tapos, yung time na ipopost na sana namin, kasi tinatanong na ako kung nagawa ko na, sabi ko, hindi pa kasi naghahanga yung phone ko. And then, papasok na ako nung sa trabaho. Yung iba, late pa nag-upload ng video, nag-send ng video sa akin, so hinahabol ko pa. Sabi ko, sige, okay na to. Pinost ko na agad sa Facebook, which is natutuwa naman kaming lahat na na-appreciate ng lahat yung ginawa namin, na nakapag-perform kami kahit papano, na isayaw namin yung design, na hindi naman professional editing yung ginawa ko, pero napag-combine-combine ko yung sayaw namin, natutuwa naman kami at na-appreciate ng lahat. Na nakita kami uli na nagsasayaw sa isang video, parang sa isang clips. Yan. Kung gusto niyo panoorin ito, panoorin niyo. Ayan. Ladies and gentlemen, please welcome the Street Boys. We'll be right back.
yun, di ba? I saw the sign. So well, marami pa sana akong ikukwento sa inyo pero medyo mahaba na to. Maybe we can do another day or for my next vlog, we'll see. The vlog. Yun, marami akong ikukwento sa inyo, marami pa akong ikukwento, marami pa akong gagawin siguro. Ngayon, nandito po ako sa Scotland, nandito na po kami sa United Kingdom. So baka pa ipasyal po kayo dito sa United Kingdom. Diba? Oo, diba, diba? So, thank you so much sa lahat po ng sumusuport sa Street Boys. And subscribe my YouTube channel po, saka sa mga grupo ko, mga YouTube nila, at ang aming Street Boys account YouTube. Subscribe nyo din po. Yan. So, this is Michael Sesmundo po. Remember M, remember E, put them together, that's me. Ciao!